Magandang araw mga Lods, at ngayon ay may nagdala ng ABS-CBN TV Plus na sinaunang model mga Lods. So titingnan natin mga Lods kung anong sira nito. Ang sabi ng may-ari ay no power daw. So titingnan natin kung marirecover pa natin mga Lods. Testingin muna natin ang power supply mga Lods. Ang kanyang pinakang power adapter. Ayan. Nagbibigay siya ng 12 volts mga Lods. Ibig sabihin ay okay pa ang adapter nito mga Lods. Nagbibigay pa siya ng 12 volts output. So buksan na natin mga Lods. So tetestingin natin ang loob nito. Tingnan natin ang mga voltages ng mga test point. Sa totoo lang mga Lods, yung mga ganitong TV Plus ay medyo mahirap nang gawin. So titingnan natin kung maiisalba natin tong TV Plus na to. So testingin natin ang voltahe na, ayan, meron siyang 12 volts mga Lods. So dito naman tayo sa voltage test point, dito sa may pinakang fusible, 0.6 lang mga Lods. Ibig sabihin ay hindi nakakarating ang tamang voltage. Dito naman ay 3.3 lang, ibig sabihin ay mababa mga Lods. Dapat itong tatlong point na ito ay 5 volts mga Lods. Dito 0.6, sobrang baba, hindi nakakadating ang 5 volts. So ang maaaring sira nito mga Lods ay mga IC, yung mga nagre-regulate ng voltahe mga Lods. Oh, wala siyang voltahe. Dapat rito sa point na fuse na to ay 5 volts. So ang lumalabas ay 0.6. So ang gagawin nating paraan dito mga Lods ay kakabitan natin ng buck converter. So bago natin kabitan mga Lods ay testingin muna natin dito sa DIY adjustable power supply mga Lods. Itong DIY adjustable power supply mga Lods ay mura lang, nabibili lang sa online, kayo na lang ang mag-assemble. Kasi yung mga nabibili na ready to use ay medyo mahal-mahal pa. Ito ang halaga lang nito ay kulang-kulang 400 mga Lods ang nagastos ko. So tetestingin natin ang TV Plus kung mabubuhay pa mga Lods. Applyan lang natin siya ng voltahe na 5 volts mga Lods. Ayan mga Lods, nabuhay siya. Pero hindi pa siya sure na mabubuhay talaga mga Lods dahil naka red light. Hindi umiilaw yung orange, dapat kikislap yun mga Lods. Dapat kikislap yun. So red lang ang ibig sabihin niya na hindi pa gumagana ang TV Plus mga Lods. Dahil hindi pa to fully functional at na-test natin na umiilaw, may pag-asa pa to mga Lods. So ang ginawa ko lang ay na-jumper ko sa main na 5 volts fuse ang dalawang point na pinagkakabitan ng voltage regulator mga Lods. Ang voltage regulator nga pala nito ay tatlo. Tatlong point mga Lods. So ito, itong point na to 5 volts, itong point na to 5 volts, at itong point na to 5 volts. Dito nakakabit sa fuse. So ang mangyayari ngayon mga Lods ay papaandarin na lang siya ng o papaganahin na lang siya ng iisang buck converter, dahil itong tatlong IC na to mga Lods ay siya ang nagsisilbing mga buck converter para maging 5 volts mga Lods. So may defective na dyan kaya hindi na nagbibigay ng 5 volts. So ang pinakang puno nito ay 12 volts mga Lods. Dadaan siya sa
Unang IC 5 volts, pangalawang IC 5 volts, pangatlong IC 5 volts hanggang marating niya yung pinakang CPU o processor para gumana o mag-operate ang TV Plus. So ang gagawin natin mga lods ay ikakabit natin tong buck converter na to. So itong old TV Plus mga lods ay iisang voltahe lang 5 volts. So yung mga bagong upper the box ay naglalaro ang kanyang voltahe sa 12 volts, 5 volts hanggang 3 volts and 1.2 volts. So ito ang ikakabit natin mga lods. Titingnan natin kung mapapagana pa natin tong upper the box kayang TV Plus na to. So itong buck converter na to mga lods ay pwedeng-pwede nyong gamitin sa mga LED TV yung may mga missing na 3.3 volts, 5 volts, etc. Pang-remedyo siya sa missing voltage kasi siya ay adjustable at magandang gamitin mga lods. Kaya dapat meron kayong nakatabing ganito kung sakali man ay magagamit nyo mga lods. Madali naman itong i-adjust sa pipihitin lang ng screwdriver. So, i-adjust natin siya mga lods sa 5 volts. Nung wala pang nabibili sa mga online na mga buck converter mga lods, ang ginagawa ko ay 7805 na regulator. Pero, hindi siya naangkop sa ganito dahil ang 7508 ay o 7505 volts na regulator ay 1 ampere lang, mag-iinit yun at masisira. So ang capacity nitong regulator na to o buck converter na to ay hanggang 3 ampere. So ayan mga lods, nakakabit na siya. Ayan, nakakabit na. Ang ginawa ko ay yung kanyang input ay kinabit ko dun sa saksakan ng 12 volts na adapter. Ayan, papasok siya dyan mga lods sa negative yung black. Ayan, sa negative yung black, then yung secondary naman ay positive mga lods. So hindi na natin na ikabit ang negative ng secondary dahil magkaduktong lang naman yan sa negative voltage ng power supply mga lods. So ayan mga lods, dadaloy na yung 5 volts. At ayan na mga lods, naisaksa ko na at umiilaw na siya. So testingin natin mga lods ang nailalabas na voltahe. Ayan, 4.9 volts, 5 volts na yun. Sunod ayan ay 4.5, medyo bumababa mga lods dahil sa resistance ng naikabit nating wire. Pero kaya nang mabuhay yan mga lods. Ayan mga lods, so may power na siya, subukan nating kabitan ng antena. Then ayan, nag-green siya mga lods. Ang ibig sabihin ay may signal na siya mga lods. Tingnan natin kung umiinit yung buck converter. Umiinit siya ng bahagya mga lods. Umiinit siya ng bahagya. Then itong processor naman ay ayan, malakas uminit. Ibig sabihin ay nagpa-function siya ng maayos. So ito ang gagawin natin dito mga lods. Ilalagay na lang natin sa loob tong buck converter. Ilalapatan natin dyan yan ang insulated. Didikit natin mga lods. Dikit natin para hindi dumikit yung ilalim sa mga. Then check ko na mga lods. Ayan na. Gumagana na siya mga lods. Ayan. Ibig sabihin ay na
recover natin ang old TV Plus mga lods. Ayan ang itsura ng laman niyan. So tatagal pa ito mga lods dahil ang ating back converter o adjustable ay kayang mag-deliver ng 3 ampere. Nakaset siya sa 5 volts mga lods.